Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Tapos nitong malaman ni Dr. Carlos na sinambunutan umano ang kanyang anak na itong si Zoe kung saan nakukulong ang kanyang mami na itong si Moira, kung kaya't dali-dali naman din itong pinuntahan ni Dr. Carlos ang presinto kung saan nakakulong itong si Moira. At dito nang pagkadating nito ni Dr. Carlos sa kulungan ay gulat na gulat ito sa kanyang nakikita nang masulyapan nito ni Dr. Carlos na dumaan sa kanyang harapan itong si Giselle at mayroon itong kasama na isang lalaki na mataba sa kadahilanan na dali-dali naman din itong sinunda ni Dr. Carlos itong si Giselle upang malaman kung ano umano ang ginagawa ni Giselle sa kulungan ni Moira. At dito gulat na gulat itong si Dr. Carlos nang kanyang makita ang kasama ni Giselle ay ang abogado na kanyang kinuha upang makalabas itong si Moira sa kulungan. Kung kaya't agad naman din itong nakapagsalita itong si Dr. Carlos na bakit umano nito kasama ni Giselle ang abogado na kinuha ni Dr. Carlos para kay Moira. At dito agad naman din itong naisipan ni Dr. Carlos na magtago upang malaman ni Dr. Carlos kung ano umano ang mga ginagawa ni Giselle at kasama pa umano nito ni Giselle ang abogado na kinuha ni Dr. Carlos, kung kaya't agad naman din itong naghanap itong si Dr. Carlos ng kanyang matataguan at nang makahanap na itong si Dr. Carlos ay hindi na nito inalisan pa ni Dr. Carlos itong si Giselle at ang abogado na kasama nito. At dito nang marinig nito ni Dr. Carlos ang mga sinasabi ni Giselle sa abogado na ang abogado na kinuha ni Dr. Carlos ay abogado na rin pala umano nito ni Giselle sa kadahilanan na agad naman din nitong ikinagalit ni Dr. Carlos ang katotohanan ng kanyang nalalaman dahil niluluko umano siya sa abogado. At dito agad naman din nitong nakapagdesisyon itong si Dr. Carlos na humanda umano ang abogado sa kanya kapag makalabas na umano ito ay patitikmin umano nito ni Dr. Carlos ang abogado. Ngunit wala na itong nagagawa pa itong si Dr. Carlos dahil pagkatapos nilang makausap itong si Moira ay magkasama pa rin itong abogado at itong si Giselle. At dito makaalis na itong dalawa, itong si Giselle at ang abogado, ay agad naman din itong pinuntahan ni Dr. Carlos itong si Moira upang tanungin kung ano umano ang ibinisita ni Giselle sa kanya. At dito ikinagalit naman din ito ni Moira ng kanyang makita itong si Dr. Carlos at agad naman din itong sinisi ni Moira itong si Dr. Carlos dahil pinaasa lang umano ito ni Dr. Carlos at pinagkaisahan umano siya ni Dr. Carlos at ni Giselle. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.